Kung mayroong katangi-tanging tataksiwan maliban sa kanyang katapangan at lakas ng loob, ito'y ang kanyang angkababaang loob. Talagang ang tunay na sukatan ng kadakilaan ay sa pagpapakababa sapagkat maraming naniniwala sa kanya na siya isang taong dakila. Ang iba ay parang sinasabi nila, parang yan ay ang Mesiyas o isa sa mga propeta. Pero lahat ng mga sapantahan ng mga tao ukol sa kanya ay kanyang itinanggi. Wala siyang inangkin kahit ano. Maging ang kanyang mga ginagawa, sinasabi niya, dahil ang mga tao ay nagtatanong, bakit ka naman nagbibinyag? Ang aking binyag ay temporary lamang, sa tubig lamang ito, para ang mga tao ay matulungan na makapagbalik loob at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Pero patutuo, pinoproject niya talaga ay si Jesucristo na kanyang ipinakikilala unti-unti. Dapat si Kristo ang maging sentro ng kanyang mga pagpapahayag. Kaya naman itong si Juan Bautista ay totoong dakila dahil sa kanyang pagpapakababa, Diyos na mismo ang nagtaas sa kanya. At ito rin mga kapatid ang buhay ng mga banal, ng mga santo. Walang santo na naging banal o naging santo sa pagpapakataas. Lahat ay nagdaan sa iisang lagusan, ang lagusan ng pagpapakababa. At siyempre, ang ating modelo ay walang iba, kundi si Jesucristo. Meron pa bang hihigit sa Panginoon kung tayo'y mga estudyante lamang at si Kristo ang guro, mahirap pantayan ang guro sapagkat higit siyang nakaalam, nakababatid, mas marunong sa maraming bagay at maraming kakayahan kumpara sa kanyang mga estudyante. Kaya si Juan Bautista ay parang ipinoproject niya ang kababaang loob na meron ang darating sapagkat sinasabi niya, ako'y nagbibinyag lamang sa tubig, pero ang darating na nandirito na nga kasama na natin ay magbibinyag sa inyo sa Espiritu. His baptism is much, much greater than the baptism that I am doing. Parang ganyan ang sinasabi nitong si Juan. At mga kapatid, hindi tayo talaga natututong mga tao sapagkat palagi talaga nating pinipili ay ang pagpapakataas. Marami kasing naniniwalang mga tao na ang sukatan ng kadakilaan ng isang tao ay kung saan ikaw ay makapangyarihan, ikaw ay may pinanghahawakang mga posisyon, kayamanan at katanyagan. Yan ang kalakaran at lagusan ng mga tao sa mundo. Pero saan ba pinupulot ang mga taong nagpapakataas na sobrang taas na ay gusto pang tumaas ng tumaas at ayaw nilang mapapaltan doon sa itaas? Ibinababa rin sila ng panahon sapagkat wala namang permanente sa mundong ating ginagalawan. Lahat ng mga tao, lalo na ang mga politiko, may katapusan din ang lahat ng kanilang mga pinangahawakan sapagkat ang kanilang mga buhay ay mayroon ding katapusan. Lahat kumbagay temporary. Kaya hindi pwedeng maging sukatan ng tunay na kadakilaan ang mga bagay na pwedeng makamtan at magawa ng tao sa mundo, malibang ito'y ginagawa ng tao sa ngalan ng Panginoon. Bakit mga kapatid? Habang tayo ay nabubuhay sa pananampalataya, lalo tayong nalalapit sa katotohanan. At ano ang katotohanan? Na ang Diyos lamang, ang tanging Diyos lamang,
ang dapat maparangalan at mabigyan ng papurit kaluwalhatian sa anumang ginagampanan ng tao sa mundong ito. Malibang hindi natin matutunan ang katotohanan ng ito at umasa tayo sa ating lakas at mga kakayahan, hindi natin malalasap ang ligayang dulot na ibinibigay ni Jesus sa pagpapakababa. Hindi ka totoong magiging dakila. Dakilain ka ng mga natao sa mundo dahil sa iyong mga nagawa. Sa pananaw ng Diyos at sa mata ng ating Panginoon, ikaw ay failure pa rin. Sapagkat ang tunay na batayan ng kadakilaan ay kung saan naluluwalhati na papupurihan ng ating mismong buhay sa araw-araw ang Panginoon na pinagmumulan ng lahat ng meron tayo. Huwag nating aagawan ang Diyos ng karangalan. Kapag inangkin natin ang mga karangalan na ating nagagawa sa buhay na ito, inaagawan natin ang Diyos sapagkat dapat mabalik lamang sa Kanya. Tulad ng ginagawa ni Juan Bautista, lahat ay ipinapatungkol niya kay Jesucristo. Wala siyang inaamin at inaangking para sa Kanya sapagkat naniniwala siya, bahala na ang Diyos na siyang magtaas sa Kanya. At yun nga mga kapatid, the drawing power of God is through humility. We are drawn to His heart so closely when we are humble and we become His own servant. Kaya mga kapatid, ito ang leksyon na nais na iparating sa atin ng Diyos. Huwag nating aangkinin ang anumang mga bagay na kahit sa palagay natin ay ginawa natin sa ating mga kakayahan, sapagkat ito'y mapaparangalan lang dapat ay ang Diyos na nagbigay sa atin ng lahat talento, yaman at anong mapang meron tayo sa lupang ibabaw. Kaya ipagpasalamat natin ang halimbawa ni Juan at ang Panginoong punong-puno ng buhay at biyayang nagbibigay sa atin. Sa araw na ito ng Kapaskuhan, totoong ang Papasko ng Diyos ay ang Kanyang buhay at kaluwalhatian para sa tanan.